mula ng EDSA 1, yun po, kasi po nalalapit na po yung sora ng Pangulo at siyempre po kaabang-abang ang mga bibitawan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula nang siya inaupo na apat na taon niyang sona, yung apat niyang pang-apat niyang sona partner. Mm. Ano kaya ang mga dapat abangan ng mga Pilipino at dapat papang-abangan ng mga Pilipino partner? Ayan, oo. At yes. Siyempre, nandiyan yung mga usapin na panglipunan. Yung ano ba ang kahinatnan ng Pilipinas pagdating sa usapin ng kapangkapayapaan, usapin ng ating seguridad. Dami, no? Dami. Abangan yan. Yes. At yung pangkabuhayan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. At the same time, yung ating mga maliliit na kababayan, yung mga mahihirap. Yung nasa talampakan ng lipunan. Yes, oo. Oh. Ano pa ba yung kanilang aasahan sa mga susunod pa na taon ng ating Pangulong Duterte? Oh. Sabi nga ng ating kaibigan na itong si... Ang sabi niya, Sir Danny, bagong gupit ka. Ano? Bagong gupit. Opo, ngayon lang po tayo nagkaroon ng oras magpagupit sapagkat sa dami po ng ginagawa natin. Wala po kaming oras ni Sir Randolph. Kahit po maggupit lang ko, wala po kaming oras. Oo. Talagang ang hirap po. Busy po talaga kami. No? Siyempre nanonood ang ating kaibigan na si Alexander Tano from Kabunturan, Davao de Oro. Kabunturan, Davao de Oro. Kaibigan natin yan, di ba? O, siyempre mula naman po sa Bukidnon, Kapa Bukidnon, at nanonood din po si from Coronadal City, si Russell Jesura. Ayan, di ba? Taga-Bindanao, ah. Palong-palo. Oo. Partner, yung pang, kasi di ba alam naman natin yung Pangulo sa apat niyang zona, marami naman talaga siyang ipinangako. No? Yes, ipinangako niya. Una-una niyang inaksyonan yung laban kontra droga. Eh talaga maraming napatunayan, maraming namatay, maraming naman talaga nasolve na droga. Eh ang nagiging ano natin dito, hanggang ngayon may droga pa din eh, no? Yes, so, Chairman, sa ilang linggo nating pagsusubaybay, na tayo nagre-report, ano, halos gabi-gabi. Opo. Puro mga report ko, kung mapapanood po ng ating mga kababayan, puro mga drug, ano po yan, related, yung mga pag-bypass operation, okay, yung mga nahuhulihan ng mga, ano natin, yung mga pusher, ganyan, halos gabi-gabi po, ay may mga nahuhuli po ang kapulisan na pagdating sa droga. Hindi malinaw kung talagang, tapos na ba ang laban sa droga? Pero ikaw, partner, sa tagal mo na rin na yung bang sa tingin mo, kahit pa paano ba, na ilang mga, sa tingin mo ba, ilang porsyento kaya ang na, sa tatlong taon ng panunungkulan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, doon sa usapin ng droga, ilang porsyento sa tingin mo lang ang na-resolvahan ng Pangulo yung usapin ng droga? Actually, kung bibigyan natin ng grade yan, ano? Yes, just droga, ah. Droga, pagdating sa usapin ng droga, hindi naman talaga nawala. Kumbaga, medyo nako-control niya. At yung mga maliliit na mga talagang yung tinatawag natin na street buying, nabuwasan na yan. So, mga nasa 50% ngayon na nandun po sa street buying ng mga droga. Pero ang hindi maiwasan, yung mga malalaking bulto na hindi natin maintindihan kung saan nanggagaling. So, kabibigyan natin ang grado yan ay nasa 50% po, 50-50, dahil po yung mga maliliit nating mga kababayan, yung po ang unang tinamaan, yung mga na-control po, yung mga street buying, yung mga kababayan natin, ang kagandahan kasi doon, unang nakokontrol yung community. Community. Yung community. Medyo naiiwas po. Doon, nagkakaroon ng takot sila para sumali sa mga gano'ng aktivitas. Para nakaraan lang pa rin, dami na huling mga tiga Quezon City, yung mga nagiinuman, yung mga nakatamba, yung mga nakahubad. Parang kasama ata doon sa cleansing na ginagawa ng PNP doon sa lalapit na sola ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano? Yes, in fairness sa ating mga PNP, napakasipag yan. Talagang marami silang nahuhuli ng mga sumalabag sa batas. May talagang pinapatupad. O siyempre sa pakipagtulungan nyo ng mga media partners natin para maipakita naman natin na talaga namang yung mga pulis ay gumaganap sa kanilang mga tungkulin, partner. Ayan, oo. At tuloy-tuloy yan na to. Gabi-gabi, nakikita natin sa mga balita ay napakaraming dinidisiplina nating mga kababayan. Malaking bagay yan, no? Opo, malaking bagay yan. Maiwas sila sa ganung aktividad dahil may batas na po tayo pagdating sa mga ganyan. Alright, siyempre, patingin natin yung mga nanonood natin ngayong hapon. Sabi nga po ni Julieta Alagaw Ichabes, watching from Hong Kong. Sabi naman ni Ina Jonah, ulihin nila ang bypass tas ibenta ulit ng mga nakahuli. Recycle lang nila din para masabi lang na meron silang accomplishment. Ayan, mula kay Ina Jonah, partner. At siyempre, nanonood din po si Arnel Zero, watching from Hong Kong,
kapa at isang abangan natin ang kapanabik ng gobyerno para hindi tayo magmukhang tanga sa kaso. Paikot-ikutin po tayo. Go Kapa, way sarado, laban kapamilya para sa kinabukasan. Sigaw ng OFW, ibalik ang Kapa. Sabi naman ni Abigail Koska, hello po, watching from Makati. Uy! Bagong kumpit si Sir Dan. Ayaw nga po. Nangina po kami nagkaroon oras pagpagumpit ni Sir Randolph ninyo dahil unang-una, sa dami po nang tumatawag sa aming mga miyembro ng Kapa na humihingi po ng advice, paliwanag, counseling, nakalimutan na po namin ni Sir Randolph pagpagumpit. Oo, hindi lang po namin, muntik na nga po namin makalimutan kung ano mga pangalan namin. talagang busy tayo, partner. Yun ang pinaka-importante, busy tayo. Yes, so tayo, sa diba? Pagbibigay natin ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan, ay tayo po yung nagiging busy na. Pero, inaalagaan pa rin natin ating sarili para tayo yung makapagbigay pa ng mas mahabang serbisyo. Kahit na ang ating balakang ay masakit na uupo dito, di ba? Yung partner, pag-usapan natin yung nalalapit na solo ng Pangulong Rodrigo Roa. Napaka-init ng usapin, especially partner, yung mga makakaliwang grupo na sinasabi nila partner na ano daw sabi nila partner na ang kanila daw ilalaban sa SONA yung stand ng China ng Pilipinas sa China. Malaking usapin yan dahil pangkasiguridad ng ating bansa ang pinag-uusapan dyan at malaki. Marami ang iba't ibang mga opinion ang lumalabas dyan. Ano? Sinasabi nila na ang Pilipinas daw ay talagang magiging probinsya na ng China. Yes, so yun ang sinasabi nila, di ba? Opo, at ang Pangulong Duterte ay talagang sunun-sunuran dyan sa China. Hindi kayang panindigan ang kanyang pagiging Pangulo. Aminado naman yung Pangulo dyan, partner, di ba? Aminado naman siya na wala tayong kakayahan na na makipag-gera dyan sa China, di ba? Yes, kaya nga po, yung mga reaksyon ng iba, dapat daw ipaglaban kahit papano. So, papano ka makipaglaban? Mismong Pangulo po ang nasasabi na wala tayong kakayahan. Pero marami naman tayong kalyadong bansa para pwedeng tumulong sa atin. Tumulong. Kaya lang part yung nakakalungkot, ano? Parang wala namang Pilipino na nagmamahal para sa sariling bansa. Di ba ng araw yung mga ating mga bayani, pinagkayangan natin pinagawaan ng rebulto yung mga yan. Sapagkat nakipaglaban, handang mamatay, handang lumaban para sa inang bayan. No? Kaya nga sila may rebulto. Kaya nga sila kinilala ng mga bayani. Pero tayo mga Pilipino ngayon, parang wala nang gustong maging bayani, no? Parang wala nang gustong magkaroon ng rebulto. Ang hirap din kasi ng may rebulto, iniihian lang, kinataihan lang, ginagawa lang basurahan. Mabuti na lang, nandiyan si Mayor Rosie Yorkie, Mayor Isko Moreno, na talaga namang tinataguyod yung rebulto ng mga bayani natin dyan, partner, di ba? Yes, naalala ko yung sinabi ng Pangulong Duterte nung siya nangangampanya. Sinabi niya sa isang malaking istasyon na kapag siya ay naupo sa Malacanang, ay susubukan niyang puntahan ng China sa pamamagitan ng jet ski. At doon sa boundary, tutusok niya ang bandera ng Pilipinas at isisigaw niya na amin ito. Dahil yun ang pangarap niya maging bayani. Ako, partner, binabanata mo yung Pangulo, baka makasuwang ka ng sugisun. Hindi, sinabi niya yun eh. Yun eh, sinasabi lang natin kung ano yung mga sinasabi niya. Bumabalik tanaw tayo dahil papunta siya dun sa tinatawag na SONA. Tapos sinabi naman niya yung talaga, kung di ko nagkakamali kanyang binitawan niya, kung di ko nagkakamali, kasi nasubaybayan namin yan eh. Alright. Siya po ay nagkaroon ng isang political rally dyan sa may Tondo. Sa may Manila, ano? Opo. Sinabi niya yan eh, na siya daw kaya niya mag-isa pumunta ron gamit ang jet ski. Bakit ngayon binangga na ang mga barko ng mga Pilipino? biglang atras na po tayo. No. Kung nabubuhay lang po si Gat Andres Bonifacio at tapang tao, hindi atakbo. 'Di ba? Kahit adami alaban, hindi atakbo. Kahit katapat kanyon, hindi atakbo. Kahit tutok ng mga baril, hindi atakbo. Kahit mga Amerikano, hindi atakbo. Kahit mga Hapon, hindi atakbo. Ayan. Pero si Pangulong Rodrigo Duterte, Chinese, wala akong sinasabi. Hindi natin malaman. Nagbibiro lang po tayo. Sinag-uusapan po natin dito. Dapat meron naman tumindig na katulad nila Andres Bonifacio, ang pinag-uusapan ay karapatan teritoryo ng bansang Pilipinas. Di ba? Ang hirap naman yun.
sinasagasaan na tayo, binabastos na tayo ng mga Chinese na yan, pero walang tumitindig sa atin na dapat, ang unang tumitindig dapat yan, Pangulo ng Pilipinas, partner. Yes, o, maramdaman mo lang ng ating mga kababayan, may Pangulo na tumitindig at nagsasabi na hindi dapat gawin sa ating mga maliliit na kababayan yan. Dahil kung kayang gawin sa maliliit yan, lalo pa kaya sa malaki. Alright, ay sabi nga ni Rated Lucky, legally speaking, malaki ang chance na manalo ang kapa sa korte kung makakarating man sa korte dahil walang matibay na legal na arguments ang SEC para sabihin ang kapa ay scam dahil 5 milyong plus kapa members ay suportado si Paso Joel Apolinario. Ito, usapin din ito, partner. Tama naman. Malaking usapin yan. Kasi una-una, partner, wala naman talaga nagre-reklamo up to now. Yes. O, di ba? Eh, sana nga, masolusyonan, hindi na makarating sa korte. Okay. Sa usapin pa lang, magkaroon ng pag-ayos. Eh, katulad ng binabanggit ni Limbert, partner, go ka pa, sana mapansin ni Duterte ang mga mahihirap. Puro build lang para sa mayayaman lang ang may daanan sa mga four wheels nila. Mga mahihirap, lalong naghihirap, walang saktong programa para sa mahihirap. Kapa lang ang tanging may programa, sa totoo lang, para sa mahihirap, pinutol pa ng sakim na gobyerno. Yan po yung mula kay Limart, partner. Di ba? Napakaganda nung sinabi ni Limart na yan. Ano? Sana makarating doon sa ating government yung panawagan na yan. Dahil, ito sinasabi nila. No? Yes, binabasa lang natin. Binabasa natin. Dahil hindi nga biro yung 5 milyon na member ng KAPA para manawagan. Mm. Oo. Eh, kung mapagbibigyan yan, buong Pilipinas matutulungan yan. No? So, katulad ng sinasabi ng kaibigan mo, from Kuwait, sabi ni Joyce, Joymi Dorado Castor. Hello, Sir Danny, Sir Randolph, watching from Kuwait. Sana po maibalik na ang kapa. Makauwi na ako next year. 10 years na po ako dito. Nagtatrabaho, walang ipon, kaya kapa lang ang inaasahan namin para ma-for good. God bless all kapamilya. Marami mga OFW partner na talagang umaasa kay kapa. No? Siyempre. Oh. Iba yung paniniwala nila, partner. Oh. Dahil dun sa before, yes, nung tayo may programa, yung kamustahan sa kapamilya, ay, OFW, doon natin napatunayan na yung kanilang mga testimony, live testimony. Totoo yun, ha? Totoo yun. Oo. Sila po mismo yung nagkikwento sa amin. Live, na yung buhay nila before, nung hindi pa sila member ng KAPA, kahirap. Ang hirap. Dinadanas nila ron na yung iniisip nila, na i-stress sila, kung paano nila pagkakasyahin yung kanilang kinikita sa ibang bansa, hanggang sa makauwi sila ng Pilipinas, at pag nakauwi sila ng Pilipinas, ang mindsetting nila, makabalik uli sila sa ibang bansa dahil nanghihinayang sila doon sa kikitain. Yun pong totohanan. Pero nung member na sila ng KAPA, nabigyan sila ng pag-asa na umuwi na ng Pilipinas at mag-for good na. Hindi na sila babalik sa ibang bansa dahil nakikita nila yung pag-asa sa KAPA. Ayan. Ito parte sabi ni Oliva Dayche. Mga sir, in-announce po ni KAPA Taytay Manager na si Margie Danau na mag-o-open sa July 23 ang KAPA. Hindi po namin alam ni Sir Randolph. Hindi po, wala po kaming balita. Kung, kami po nagsasabi lang po ng totoo rito. No? Ayaw po namin kasi na umaasa ang bawat miyembro ng KAPA doon sa maling impormasyon. No? Yes. Hindi po namin alam, hindi po namin narinig at hindi po, wala po kami doon nang nag-announce si Pastora Margie Danau at hindi po kami nabigyan ng updates kung talaga po magbubukas ang KAPA sa July 23. Kasi nga po, gumugulong yung kaso, partner. Yes, gumugulong. Nandun pa yung usaping legal. Diba? Antay po tayo at ginagawa ng mga legal team ng KAPA ang lahat. At antabay po tayo dun sa maging resulta. Kasi partner, grabe. No? Marami talaga mga miyembro ng KAPA na hanggang ngayon nahihirapan na sila dun sa bumalik sila sa dating buhay nila na mahirap. Yes. Yung hindi mo alam kung saan kukuha ng pambayad ng kuryente mo. Mm. Hindi mo alam kung saan kukuha ng pang-araw-araw na ibibigay mong baon sa anak mo, partner. Mahigit isang buwan na eh. Na Kapa, wala na. Mahigit, no? Sobra na, no? Magdadalawang buwan ng paralisado ang operasyon ng KAPA. Kaya ramdam na ramdam po ng mga mahirap natin mga kababayan ang resulta. Yung itong aftermath na nangyari diyan sa pagsasara ng KAPA. So, mararamdaman natin yan dahil magkakaroon ng tipon-tipon yan, magkaparamdam yan sa zona. Maantabay po tayo, i-report natin dito yan sa EuroTV ko ano man yung mga activity at mga kaganapan. Oo, yung bang darating na zona, partner, iba't ibang mga grupo ang lalahok dito, no? Ay, malamang. Oo, yan yung mga bayan muna, Gabriela, mga suki na kalsada. Oh, siyempre, sila Renato Reyes, suki ng kalsada yan, sila sa Turo Campo,
sila Bebot Bello, di ba? Bebot pa o Bobot Bello? Ah, Waldo. Oo, yung congressman, ano. So, casual na, nakikita natin, na pag may mga sona ang Pangulo, casual na yung may nagraraling ganyan, no? Yes. Alam na naman natin yung partner. Panawagan lang naman eh. Panawagan. Yes. Hinaing ng mga sectoral organization doon sa Pangulo kung talaga bang tunay na natupad yung pinangako sa kanilang mga sectoral organization partner. Yes, so, ang hirap kasi sa hirap, government natin ngayon, sila mismo dyan nagkakagulo eh. Dyan sa Senado, hindi nagkakasundo, maraming batas ang naipasa, pero yung pagpapatupad, yun ang hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya asahan natin yung pagbibigay nila ng sigaw dyan sa SONA na gaganapin sa Lunes, July 22. Ayan, sabi nga ni Liberty Caallo, mahal namin yung Pangulo. Sana po ibalik nyo na ang kapa. Ako po'y 18 years na po ako sa abroad at single mom hanggang now, wala po akong ipon. Pagod na po ako nang dumating ang kapa, ang laki ng pag-ipon na makapag-for good na ako. Sana po mahal namin Pangulong Duterte, ibalik niyo po ang kapa. Ayan. Isang panawagan. Mula sa mga OFW, partner. Yes, dami partner bago sa magbasa, partner. Yes. Binabati tayo ni Denden Kalan sa Good Afternoon, mga kapamilya. Kaibigan natin watching yan. Watching here, yes. From OFW, Hong Kong. Ayun. Hi po sa mga sa Hong Kong po. Kumusta po kayo dyan? Ating mga kapamilya sa Kuwait, si... Erit Sibad from Kuwait. No, magandang araw po dyan sa Kuwait. Ingat po kayo dyan. Sabi ni Catherine Lucas Garcia, good afternoon po. My favorite tandem, Dandol. Salamat po. Oo nga, magaling po nag-isip na to. Thank you Dandol for always. Thank you for always, Kapa. Go Dandol, team. Ayan. Go siguro Kapa. Parte itong Dandol, nagawa natin to ng parang comics. Ano? Pero may natin gawaan to kasi parang siyempre parang mabigyan natin ng mga updates ng ating mga kaibigan. Eh sa totoo lang po, kawawa naman talaga partner. Kasi, ang hirap nga naman talaga pong kumita ng pera. Ang hirap naman po maghanap buhay. Sa totoo lang po tayo mga Pilipino partner. No? Kahit anong kayod ang gawin natin, no? Yung mga mayayamang isang kahig, tatlong tuka. Yes. Tayo, 10 kahig, isang tuka. Ang hirap ng Pilipino. Aminin natin, partner, di ba? Karamihan po sa mga Pilipino ngayon, noodles na lang po ang ulam. Aminin po natin sa mga Pilipino ngayon, ang kinakain lang po ng mga Pilipino kung ano yung nabibili ng 20 pesos. Ayan. Hindi natin pwede itago yung partner. Yung iba nga, walang nakakain eh. Yes. Yung iba nga, sa totoo lang po, isang beses lang po kumakain sa isang araw. Yun. No? Kakalungkot, partner, no? Ang karamihan sa pagkain ngayon, natin ngayon mga Pilipino, puro instant. Ayun nga eh, instant. Natutunan natin sa China. Ayun na, Puro instant noodles. Oo nga eh. Lahat instant na. Pag pumunta ka sa mall, instant. Kaya yung kalusugan ng mga Pilipino, instant. Puro sakit ang kakabutin. Sa totoo lang po, ang hirap po talaga, ang nakakalungkot lang po talaga rito, no? Yung panahon ni Marcos, di ba may mga inabot mo ba yung Notribang partner? Oo, inabot ko. Na ako lang. Na maliit ako sa rotoo lang, ay inabot mo ata yung palaman daliri na. Ako po, inabot ko mayroon pang peanut butter yung partner. Oo. Talagang, pero yung panahon naman din ni Gloria Macapagal Arroyo. Hindi, pinag-uusapan natin yung pagkakaiba-iba ng mga programa ng iba't ibang pangulo ng Pilipinas, partner. No? Yung panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, hindi naman siya notable ng binibigay niya partner, yung mga bigas. Yung mga NFPA, yung mga National Food Authority, nagsusupply po ng mga bigas yan. 2 kilo ata per day sa mga mag-aaral na pampublikong eskulahan, partner. Malaking bagay yun. Di pag-uwi mo, di ang problema mo na lang, ulam. Ulam na lang. Eh, kung may tuyo ka na, pwede na. Yun. Di ba? Ewan ko, partner, kasi tayo mga Pilipino, tayo mga mahihirap, masaya na tayo eh, no? Masaya na tayo kung ano nangyayari sa atin kumpara dun sa mga... Kaya lang, ang nakakalungkot, no? Habang dumarami ang mga namumuno sa ating bansa, at tayo mga mahirap ay patuloy na bumabaon dun sa kamunoy ng kahirapan. Pero ito mga oligarko, no? Yung mga mayayaman, no? Sila yung nagpapaikot
doon sa mga mahihirap partner. Yes, so ang gusto lang naman ng mga ni Juan de la Cruz at mga kababayan ay maramdaman man lang yung ano, yung merong proyekto, may assistance galing sa gobyerno. May ayuda. Opo, yun yung malaking bagay, yung sa eskwelahan, merong nutribang. Nakakatulong, di ba? Oo, kapag gaya po kasi naalala yan ng mga katulad naming mga tayo, pinagkukwentuhan natin, no? Sabi nga nila, ang mga millennials ngayon, tayo may linya. May linya, kaya natin na pagkukwentuhan yan dahil naranasan natin maganda yung ganung klaseng proyekto. Bisabi naramdaman natin noong araw, kaya natin naikikwento ngayon. Napatunayan natin. Pag naalala mo kasi isang bagay, ibig sabihin maganda. Wala na ka naman pangit na pwedeng maalala. Alam mo, magkwento ka pa ng mga mapait na story ng buhay mo. Siyempre, hindi na, di ba? Pero partner, itong kapa, sadyan tumulong naman talaga sa mahihirap. Pag-usapan natin, di ba, kung paano naging, paano nga ba pumutok ang kapa party? Kasi ikaw, bas, alam mo yan, Bisaya ka at naririnig mo yung mga usapin ng mga Bisaya. At pumutok ang kapa, ay Bisaya kasi itong founder Joel Apolinario. Yes, pag-usapan nga natin, partner, paano nga ba pumutok ang kapa at paano nga ba nakilala at paano nga ba naging advokasya ni Pastor Joel Apolinario ang pagtulong sa mga mahihirap, partner? Ayun na. Mayroon ka bang konting, yung mabilis lang, di ba? Yes, kasi parang dati nagkakamala, dating negosyaano, paano, media. Media, DJ. Katulad natin, natin, di ba? Si Pastor Joel Apolinario po, ay kung tawagin siya, ay si Sir, Mr. Jack. Mr. Jack, sa isang radio station. Yes. At nagbibigay siya ng mga payo. At at the same time, meron siyang sideline, yung mga food supplement. Tama. Naalala ko nung nagkita kami niyan doon sa Samal Island, ay kwento niya, yung hirap ng buhay din ang dinanas niya ng kanyang pamilya, dumadayo siya para magtinda nga ng mga food supplement. At napakabait ng mag-asawa na yun, ng Pastor Joe Apolinario at Ma'am Reyna Apolinario. At kinikwento niya doon sa aming kainan na talagang minsan na dumadana sila, nakakabenta siya, tapos uuwi sa kanilang pamilya. Apo. At nung bumalik yung kanyang misis sa pagtuturo bilang teacher, ay doon niya naranasan yung hirap dahil hindi na siya kumikita ng malaki. Maganda yung kita ng teacher pero naka-fix. Pero ang ginawa niya, nag-isip siya ng pagkakakitaan at the same time, makakatulong sa mga mahihirap, mga community, at nailalapit mo pa yung kalooban mo sa Diyos. Yun ang pinaka-importante. Yun, ako. So, kumbaga, partner, nagsimula din talaga itong si Pastor Joel Apolinario sa wala. Yes. Katulad ng Pangulong Rodolfo. Pero ang ginawa niya, nag-isip siya ng pagkakakitaan at the same time, makakatulong sa mga mahihirap, mga community, at nailalapit mo pa yung kalooban mo sa Diyos. Yun ang pinaka-importante. Yun, ako. So, kumbaga, partner, nagsimula din talaga itong si Pastor Joel Apolinario sa wala. Yes. Katulad ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagsimula rin talaga ito sa wala din, partner. Correct. Kaya lang, kasama talaga, kaakibat talaga pag ikaw ay may puso makabayan katulad ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na pag ikaw ay yan, minsan talagang pinipili mo maglingkod na lang sa bayan. Correct. O katulad, actually si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, although ito yung matigas matigas ang kanyang puso sa paglaban kontra droga, kontra krimen, kontra korupsyon, kontra kahirapan, no? Yes, okay. Actually, yung Pastor Joel Apolinario, kasama naman talaga ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte yan, doon sa pagsupo, doon sa kahirapan. Kasi naniniwala nga tayo na dahilan ng kahirapan at krimen o ng droga ay kahirapan. Okay, ulitin ko. Ang dahilan ng droga at krimen ay kahirapan, di ba? Tama yan, partner. At ramdam yan ng mga Pilipino apektado. Yes, Ngayon, partner, doon sa probinsya namin, tinatanong sa ko. Sa probinsya mo, partner? Ayan, doon sa lugar ng tatay ko sa Southern Leyte. Okay, tinatanong ko sila, kumusta ang... Kamusta nga ba ngayon sa Leyte, partner? Yun, no? Nakapunta ako dyan yung panahon po ni former President Gloria Macapagal-Arroyo sa pagkanta ko pa yung political consultant. Yung panahon pa yan ni Mayor Governor Cutilla. Yes. Tama ba ako, Cutilla? Opo. Tama ba ako? Dati po. Cutilla, no? Hindi kilala yung governor ngayon. Yes. Ngayon po, naikwento ng tatay ko yung hirap ng buhay doon, yung sitwasyon nila. Dahil ang pangunahing hanap buhay po sa lugar namin ay ang kopra. Ayun. Yung galing po sa Nyug. No? Sa Nyug,
na pinaproseso para maging langis, napakamura po nung bili ng mga kapitalista, mga Chinese sa kanila ng nyong. So, paano pa po sila kikita? Imbis na kanilang iproseso tong kopra, ay papabayaan na nalang mabulok doon sa sa puno. Kaysa naman magpagod sila, tapos ikukunin lang sa kanila ng mga kapitalistang mga Chinese. Yung trading, yung palitan ng kalakaran o ng kalakal, ano? Opo. So, yun pong hirap doon ngayon ng buhay na dahil yun ang pangunahing hanap buhay. At the same time, yung sa dagat, at yung sa dagat naman ay wala na rin halos mahuli panapanahon. So, wala pong masyadong ramdam nila yung ayuda ng gobyerno para magkaroon ng alternatibong hanap buhay. Totoo naman yung partner. Sa totoo lang, hindi po nabibigyan ng pansin ng gobyerno ng yung mga nasa liblib ng bawal sulok ng Pilipinas. Eh, di ba, minsan nadidiscovery ng mga kasama at yung mga media, yung mga nag-aaral na estudyante, wala silang mali, wala silang tamang lalakaran na kalsada. Okay. No? Kailangan nilang tumawid doon sa malalakas na alon na ilog. Kailangan nilang